YouTube channel. It's Hey Isabel, ang inyong full-time wanderer teacher dito sa Thailand. So, for today's video, napag-isip-isip ko na gawin tong video na to since I am receiving a lot of messages from certain people asking for help since they are planning to go here as well. So, napag-isip-isip ko po na gawin tong video na to return a help or to return something since nandito naman po ako na na-bless naman ako na pumunta dito ng safe and ng legal, in legal way. So, why not help other people in reaching their dreams as well? Kung kayo po ay nagbabalak na mag-abroad, may plan ng mag-abroad, may dream na mag-abroad, magtrabaho in abroad, whether professionally or skilled. So, this video might help you to start your dream. Let's start. What are the things that you might need to prepare while you are still in the Philippines? So, napaka-importante po ito dahil kala po natin madaling mag-abroad. So, actually, sa pag-asikaso pa lang po ng mga documents ay mag-google na po tayo ng napaka raming oras. And hindi lamang po oras, kundi sakripisyo at syempre, kasama na din po doon ang pera. So, ang magsasabihin ko po ditong documents ay hindi lamang po ito para dito sa Thailand dahil nandito ko ngayon. So these documents might actually also work if you are planning to go to another country to work, okay? So first and foremost, na napaka-importante po dahil ito yung hinahanap ng employer is yung ating TOR or bachelor's degree, okay? So first is habang nasa Pilipinas pa po kayo, may oras pa kayo na maglakad ng mga documents, please start working with your TOR. Ang TOR po ay nire-request natin sa University Registrar. And marami pong uri ng, marami pong purpose ang TOR. So, we are requesting a TOR in our registrar. Depende kung anong, kung para saan. So, example po nito ay ang aking TOR. So, I actually collected or requested different my TORs in different purposes. So, una-una po is I have this. I use this TOR for the board exam purposes. So, ito po yung TOR na ginamit ko nung nag-board exam ako. And I also have this TOR po, which I use, which is given free. Free po ito na binigay ng university namin since I graduated po with Latin honors. So, meron po kaming free TOR. And purpose po nito, kung makikita nyo ang remarks, sorry, is for PD907. So, this is for Latin honor graduates. Meron din po ako ditong TOR, which is for local employment. So, kung gusto kong magtatrabaho po ako within the Philippines, pwede ko pong gamitin ito since ito ay for local employment. And lastly, ang napaka-importante po ay itong TOR nyo for abroad. So, kung mag-a-abroad po kayo, ang i-request nyo po na TOR sa inyong university registrar is ang dapat nakalagay sa remarks is for employment abroad. Pwede po na mag-request ng TOR. So, it might take you a week or two to receive it. Mag-request na rin po kayo ng authenticated copies. So, 3 to 5 copies will also help you. Gagamitin nyo po ito into future purposes. Pag hinanap po sa inyo, pwede nyo po itong magamit. So, this is what an authenticated TOR looks like. So, ito po, pinotocopy ko lang po yung aking TOR and make sure po na walang mapuputol sa taas at sa baba. Lahat po dapat ng nasa TOR nyo is kasali sa pag-photocopy and make sure na clear copy po. And then, go to your university registrar, request na
i-mag-request po kayo na nang ipapa-authenticate niyo na yung TOR niyo. And then it will only cost you, mas mura lang po ito. Hindi ko kasi alam kung magkano, iba-iba siguro yung rate per school. So ang gagawin po nila is lalagyan ng stamp na ganito, and then pipirmahan ng inyong university registrar, and then sa tingin ko lalagyan din nila ng school seal. So ito na po yung itsura ng authenticated copies. Aside po sa TOR, ay isa sa mga napaka-importante rin na document is itong ating diploma. So binibigay po ito right after graduation. So ito po ay isa din sa mga importanteng document na kailangan nyong itago or i-keep at i-make sure na meron kayo on hand. So aside, pag meron na po kayong ganito na original, i-request nyo din po na ipa-authenticate, okay? So ito po yung itsura ng authenticated na diploma. So sa university registrar din po ito i-request, okay? So katulad po na sinabi ko, ipa-photocopy po na walang napuputol, and then i-request sa university registrar na mapapa-authenticate, and then ito yung gagawin nila, merong i-stamp, and then pipirmahan ng university registrar and with a school seal. Pag meron na po kayong TOR which na may remarks for abroad, for employment abroad, and meron din po kayong diploma, so you can also request, or you need to request in your university registrar or in your university or in your school the na ipakav po yung inyong school documents. Okay? So yung kav po ay meaning nun is certification, authentication, and verification. So, since ang school ko po is public university, so nag-request lang po ako, and then it took me 3 days, I think, 3 to 5 days, bago ko nakuha yung aking CAV. And then may binayaran din ako, pero hindi ko na matandaan kung ilan. Pero sa friend ko naman, since siya ay galing sa isang private university, I think nung nag-request siya ng CAV is siya mismo personally yung pinapunta or nagpunta sa CHED para mag-asikaso. But so luckily ako kay nag-antay na lang ako na i-release or na i-claim ko. Nag-antay na lang ako, meron kasing date na sinabi sa akin, and then pumunta na ako. So ito po yung itsura ng CAV. Okay? So, ito po yung itsura ng CAV. So, pag-claim nyo po ng CAV, ito po ay nakalagay sa sealed envelope. Okay? So, please po, huwag nyo pong bubuksan yung sealed envelope na yun, dahil ang magbubukas lang po noon ay ang DFA. Okay? So, usapang CAV po tayo, since nasabi ko na merong nakalagay siya sa closed and sealed envelope and ang magbubukas lang ay DFA, kakailanganin niyo po ito kung kayo, dahil need niyo, kailangan niyo kumuha or ipa-apostil yung inyong school documents. Apostil or red ribbon. Yun na po kasi yung bago niyang term, apostil. So, ito po yung itsura ng apostil. So, ito po ay nire-request naman or nilalakad sa DFA. So, paano po? Need nyo lang kumuha ng appointment sa DFA, and then choose school documents, and then magbabayad po kayo ng 100 per page, yan, kung regular, and 200 per page if yung madalian na way. So since ako noon is madami pa naman akong time, so ang pinili ko na lang is yung 100 per page. So ito, and marirelease po siya after 2 to 3 days. Okay? So ito po yung apostille. So ito naman po ay napaka halaga pagdating nyo dito na sa abroad. So habang nasa Pilipinas po kayo, ay asikintuhin nyo na po ito. So meron na po tayong TOR,
diploma and then CAV ng TUR and diploma and then ng ipa-apostille nyo na din po. And aside doon, isa pa fourth document na pinaka-importante ay ang NBI clearance. So, ito po ang aking NBI clearance. So, pwede nyo pa rin, pagkakuha nyo po ng NBI clearance, ipa-apostille nyo na din po. So, na-request ko na din siya sa DFA na ipa-apostille. So, ayan po yung itsura ng NBI clearance ko na naka-apostille. 100 per page din po ang binayaran ko dito. So, meron na po tayong TUR, diploma, CAV, and then naka-apostille na TUR and diploma, and then NBI clearance, which is may validity naman po yun. So, be aware lang sa validity. And then, ipa-apostille na din yung NBI clearance. And, ito po, some employers are not looking for this, and some are still into your background, into your employment background. So, mas kung ako po yung tatanungin, kung kaya mo pong i-collect yung inyong mga employment certificates, mas mabuti. So, ito po, habang nasa Pilipinas pa po ako noon, and trinay ko po yung best ko na talagang mag-request sa aking mga employers ng employment certificate. So, ito po yung aking employment certificate. So, try nyo pong mag-request. Kung hindi po talaga kaya, huwag pilitin. Kung ano lang yung employment certificate na applicable sa tatrabahuhan nyo, yun din yung asikasuhin nyo. Pwede din yun. So, sixth document po is itong PRCID. So, if you will be working as a professional, into professional level or position here, and you have a PRCID in the Philippines, you can also try to work with that. Just check the validity of your ID. Kung malapit na pong mag-expire, malapit na 1 to 2 months, I think, baka pwede nang i-renew. Please do renew. Eh, kung hindi pa naman, please also secure an authenticated copy of your PRC ID. Saan po mag-request? Sa PRC. So, ito po yung aking PRC ID. And then, ito po yung ni-request ko na authenticated copy sa PRC. So, ito po, meron dala itong certificate of true copy. And then, ang ginawa ko po is, nung pumunta ako sa DFA para ipa-apostille yung aking school documents and ipa-apostille yung aking NBI, ay pin-apostille ko na rin po yung aking ID. So, di ko alam kung magdamit ko po siya dito or hindi, pero mas mabuti na meron kang copy para pagdating ng panahon, pagdating ng kailangan mo pala, is meron ka na. Submit all. So, ito po yung mga bagay na kailangan nyo ng asikasuhin dahil ito po ay medyo mabusisi and medyo magkukonsume ito ng maraming ng oras nyo at ng energy, and then meron din, kailangan din ng pera. So, TUR na for employment abroad, diploma, and then i-request na for CAV, yung TUR diploma, and then NBI clearance, and then PRC ID, kung meron po kayong PRC ID, and then yung mga employment certificates nyo, and then yung certificates in your trainings and seminars. So, kung meron na po kayo nitong tatlong to na basic, please po paki-request na i-work on nyo na, na ipa-apostille or ipa-redribbon nyo na, kasi dahil medyo mahirap pong makakuha ng appointment sa DFA. So, ipa-apostille nyo na po sa DFA yung inyong school documents, diploma, and then PRC ID. And that's it. So, those are the things that you need, that you might need, and really kailangan nyo nang i-work
out or work on para makapag-start na kayo to reach your dreams. So, goodbye and thanks for watching.